harvest ulit tayo. At ang gagawin ngayon, hindi mag-harvest ng mag-harvest. Hindi kong ikit kayo lalama yung kuyang pangrabilda. Sa kabila yung mga gunting namin. Ito dapat inaalis yun, guys. Yan. Yung mga sa ila, isang sa ilalim. Yan. Para magtuloy yung paglaki niya. Ito kasi lalaki yan, magbubunga kaya lang yung bunga niya, maliliit. Bunga nila, oh. Dami. Parang di maagaw yung nutrients nila ng mga tumutubong sangang maliliit na yan. Kahit aling tanim namin gulay, ginagawa namin yan. Kaya lang kung minsan ginagawl kami. Hindi, ay tulad yan, tumutubo na naman yung damo. Maalala ko nga pala, Sunday ngayon. Medyo ano na yung boses ko.
siguro pipitas lang kami ng okra, tatapusin lang namin i-bundle to, tapos papahinga na kami. Kasi mayroon akong isang upload na hindi ko na delay, kaya ito mapapanood nyo to Monday, baka kasi malito kayo. Kunin ko lang to sa pin, wala na kami sa pin doon sa ano. Marami tayong isusulong na okra ngayon. Yan dito pa maya maya mainit na. Dito tayo sa tabing kalsada. Bali, naka-anim tayong sako ngayon. Anim na puno. Dati nakakalima lang kami. O siguro makukuha natin yung 15 bundles. Huwag ganoon. So, meron tayong nakahiwalay plastic, puti yung plastic. Ano to, pang local. Ibig sabihin, dito lang sa pale-palengke, dito sa amin ni-retail. Tapos yung green na to, pang Divisoria.
7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 15. Tama, 15 nga. Oh, tama yung sabi ko kanina, mga 15 bundles. Sulong tayo ng dalawang bundle. Tumulong na yung isang sa akin eh. Pasulong! Pasubong! Last reject. Last reject. Huwag mo naman bilang yung reject. Yan, ganyan ng okra pag mahal. Pati reject, kinukuha ni Saldi. Ito, magugulang na to eh. Tigas na. Ano de, sasama ko pati magulang? Hey! Sasama ko pati magulang? Uy! Sige, tatapin na to yung nandiyan na yan. Oo! Oh. Bisita muna tayo din sa farm ni paring Reggie. Umawag siya kanina eh, na pinapapunta niya ako doon. Di ko alam kung anong meron. Punta muna tayo, Sunday naman ngayon eh, rest day naman. Sana hindi ako naliligaw. Napanood ko lang sa vlog ni paring Reggie ito. Meron silang bagong lagay na gate. Kala nyo ha, sliding pala ha, sliding, kayang tayo naman ng isang tao. Doon tayo sa malilim. Siyempre, nanonood ako ng vlog eh. Malaki yung ligo pa eh. Updated tayo eh. Ayun. Kayang-kaya pala ng isang tao yung gate eh. Kala nyo, hindi ko masusundan to ah. Sila si Dolore. Oo. Ayun oh, ngayon pala ako nakapunta rito. Ayun, yung pagpupwesto ng isang kubo. Ayun, doon pala yung kala ko dito. Pare, binuwat namin kanina pare, dinarin namin doon. Oh, dito siya dati, di ba? Okay. Oo, mas press ko nga doon. Binuwat namin kanina dahil doon daw yung gusto nila doon. Dinala namin doon yung kubo. Ganda nga naman ang ano. Pwesto. Luwang din ako. Haba din ako. Oo. Pare! 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 Long time no see, pare. Buti na nakakakit eh. Kaya pagbitya ako. Balita pa. Saan tingnan ni kubo mo? Ay. Si architect. Hala boy. Papangan ni Pakar. Alam mo rin natin. Yan to. Wala ka. Awa. Basalan tayo ba? Pangalawa ko. As ito ba yung dating mababok? Oo. Oh, oh, yeah. Laki na ano? Pari mga kapa. Operation Damo. Ayan o. Super Damo. Makapal pala dito yung damo yan eh. Yan yung di natin nadamo noon.
Bago dumating yung tubig. Oo. Hindi nila tinabunan. Sino ba yung gambol? Kasama yung bapong walang dito. Iglalayo. Hindi ba kilala yun? Hindi. Nakapagkat lang dito yun. Tumulong. Hindi makakapagtrabaho si Tunay ngayon kasi meron siyang nilalakad. Meron tayong mga subscriber na gustong magpagawa rin sa kanya. Meron yata sa Tarlac, meron dito sa Gapan. Kahapon pinuntahan nila yung sa Tarlac, Pangasinan yata. Tapos ngayon pupuntahan niya yung sa Gapan para meron silang project. Nagpapasalamat ako sa mga subscriber natin na kumontak kay Tunay. Si Alvin ang magtatrabaho ngayon. Utol ni Tunay. Ano yan eh? Pamilya ng mga jack of all trades. Lahat alam sa construction. Tara, buhatin natin. Makatali po. Makatali. Ito na lang naman ang kulang niyan. Ito. Ito, wala pang wheels. Tapos ito lalagyan na ng pison board. Siguro pati dito na sa sandalan. Kahit hanggang dito lang. Para at least kahit umuulan, di masyadong pasok ang ano ng ulan. Yung anggi. Ano ba sa Tagalog yung anggi? Umaanggi. Hinihipan ng hangin yung ulan. Tapos ito, yung ano dito, yung flashing dito. Yung gagawin nating ano dito, dirty kitchen, kawayan. Magpapakustomize ako ng purong kawayan dito para maganda yung kitchen natin. Tapos siguro ito bukas pwede ng ano, pwede ng asintahan pag pumasok si Tunay. 10,000 niya yan. Ngayon niya pa 11,000 niya na ako. Ang gamit ko yung click ni Tunay. Merong inaalok sa aking rotovator si Conceal dito. Tingnan natin. Baka lagoy ang mata ka. Saka malambot siya. Malambot siya eh. Oo. Kaya nakang gamitan eh. Mas malambot pa yata doon sa Aerox eh. Sarap gamitin. Ang ganda ng suspension. Oo nga, sarap. Baka rin niya kaya. Ay, kumalating ita. E, may malapit ah. Kaya Latina. Kubota. L-2-0-1. Oo. Pwede naman papalitan yung bubong nito. Oo. Kene. Test. Mabait siya. Ito na yung manatulak yan. Tay. Bilang eh. Oh, sapon may kilalap. Yeah. Sige.
Kahit na tama ni Bella. Ayos siya, ano. Maganda, maganda yung ano, yung rotovator. Kasi kung bibilin mo ng cash yun, nasa 200 plus yun eh. Ay naalok lang sa akin ni Consihal ng 100. So, pag-iisipan ko. Kasi kung kalahating hektarya lang naman yung tinatam na namin, kayang-kaya na nun. Biruin mo yung kada stable namin, kada roto namin, 3,000 ng 3,000. Kukumbinsihin ko muna si Commander. Si manager. Kape po tayo. Kape po, kape. Nahalok ni Consihal sa akin yung rotovator niya. Rotovator. Para dun sa mga may experience sa ganong klaseng makina, gusto ko pong marinig yung feedback nyo, yung comments nyo kung anong masasabi nyo sa maliit na makinang ganon. Kasi wala pa tayong masyadong idea sa mga ganong rotovator. Wala kaming thermos dito sa farm mo. Wala bang pink? Ito, ito, ito. Magkano to? 300. Okay. Ito yung isang thermos namin ha, sa farm 2. Maingay ba to? Maingay? Maungong ba? Meron pa naman to kung ano pwede sa papan. Pwede na to. Pag may diferensya sa oh, pang merienda. Eh, meron na naman. Let's pang merienda. Thank you, man. Kumawa, sige. Pantayin ako yan. Salamat. Thank you. Salamat. Kaya lang ka na, Trek. Wala pa naman. Wala pa. Wala pa yata. Ba, pilan, makayo ka na ba? Wala pa naman. Wala pa naman. Mauunay taliri. Ya, yeah, mali sila. Ginalan dito nga pun. Mauunay taliri bago yung patalong. Taliri muna na iba. Bungo. Taliri muna mauna. Pag umaray sigurado. Yun na yun. Mga 5,000 $5 niya rin. Iwa ka niya. Kainin. Kado na alam yung pun eh. Ayaw. Yan yung sa pagitan, madali na yan, grass cutter na lang. Importante yung dito sa puno. Teamwork is the key, Netrek. Ayun no? Maya. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Sabi ng panig. Ayan, kumpleto na siya. Siguro mamayang hapon mailalagay na natin yung upuan tsaka yung sandalan, yung pison board, yung ganito, para kahit mabasa pwedeng pwede. Dapat pala meron tayong ano, primer ano, bago mailagay yung ano, pison board. Meron pa yata tira dyan. Kahit yun lang sana. Pag... Oo, oh, ito lang. Yung paglalagyan lang. Muna. Alam ko nga pa. Ayan o. Oh. Meron pa tayong primer dito. Konti na lang. Pero kakasya yan. Kakasya na rin. Oo. Catalyst epoxy. Ay, yung brush natin. Ang problema. Meron dyan?
mabigas yung baby roller namin. Mas mabigas sana. Kumain muna tayo at mag-aalas 12 na. Lutong ulam. Ito na yung gagamitin nating pataba sa okra. Eh, lagi namin ginagamit yung ammonium na ano, na magaspang. Dalawang klase yan eh, merong mapino, may magaspang. Ito yung gamit na marka bulaklak. Marka bulaklak. Oh, merenda. Siyempre, maghihintay muna tayo ng paglamig ng araw. Ah. Kinabit mo na. Binuhat mo mag-isa. Iyan o. Kaya pala tinapos ko kanina eh. Ilalagay na ni Alvin eh. O, diba? Mas matibay. I-screw na lang yan. Ito, yung dito. Siguro kahit yung mas manipis na lang sa sandalan. May natira to eh. Sandalan. Kung ano. Pwede na, ay manipis, ano, kulang sa ano, ano? Sa height. Oo, sa height. Kwarenta. Kaya lang, hindi natin maisasagad sa baba. Hanggang dito lang siya. Pwede na siguro yun, no? Sayang naman. Sayang. Hanggang dito, guys. Tama lang sa likod. Sige. Diba? Sayang yung pison board eh. Kasya naman yung dalawa, yun din ang sukat niya eh. Maganda na yung balita sa talong ha. Ano? Anong balita? 20 na raw kilo sabi sa Angie. Bah? Hindi nga. Oo, 20. Hintayin mo pag kami pumitas. 80 na yan. Kaya namumungan eh. Papatas na naman. Hindi kasi nung nakaraan bumagsak, umabot yata ng 12 yata kilo. Sampo. Oo. Tapos nung sinundang biyahe, nag-tinsi. Tapos na ako. 20 na? 20 ba? Na. Mga ilang linggo ba? 80. Dati ya, ganyan yung ang palayam sa atin. Oo nga. Bago tayo pumitas, 12, ano? Sampo. Bagsak presyo, no? Bago pumitas nun, eh. 18. Ayan, no? Ito lang ang re-remedyohan namin. Ito kasi dapat meron siya dito. Dapat naglima sila. Kasi malambot siya oh. Baka may umupo dito ang apat na katao. Eh, ayan oh, bumigay. Malambot siya. So palalagyan ulit natin ng 2x2 dyan. Sa gitna, tsaka dito. Para sigurado. Kasi mahirap na nakahangin eh. So yan na, okay na, i-screw na lang yung sandalan. Tapos pipinturahan natin yan ng kulay kahoy. Mga ganito. Bukas pipitas ulit tayo ng okra tsaka tampalaya.
Tapos kinabukasan siguro pwede na natin patabaan to. Tapos patubig. Ay, yung ampalaya nga muna pala. Magpapataba din kami kinabukasan. Miyerkules, Huwebes. Pagkatapos ng ampalaya, ito. Malinis naman na eh. Tapos igagrass cutter na lang namin yung pagitan. Yan, mabilis na yan. 2 oras lang sa grass cutter yan. Pagka 2 yung nag-grass cutter, mabilis lang yan. O, tara na. Ay, kuya, kakain pa ako. Mali. Papaalam pa din. Papaalam ka pa din. Dali, kahit ka muna. Tirador ng tira. Ay, tirador ng kaning lamig. Ay, dami pa yung laman o, tirap. Kapanggit kuya, kabilis na. Ayaw ka mga kuhan.